guys, ito na yung motor fan. So, i-check natin ngayon kung okay pa yung carbon brass. Sana. Para hindi tayo bumili ng bagong motor. Mahal din to. Okay pa naman yung carbon niya. Mahaba pa naman. So kahit papaano pwede pa to. Ginising ko lang kasi parang stuck up tong iba eh. Kaya try ko muna kung uubra pa yung iba. Kasi hindi bumabalik eh. So ito, nabaklas ko na. Common issue na itong motor ay itong carbon brass. So hopefully makuha sa linis, tapos ayusin ko lang yung mga spring kasi hindi na bumabalik. Actually tatlo, apat na spring to, isa lang yung nagre-respond. Linisin ko lang, baka na barahan lang ng dumi or something. Hopefully mapagana natin para atipid tayo sa budget. So guys, ito nalinis ko na. Nung una, stock up yung tatlo, so hindi nagre-respond yung tatlong spring. Ito na siya ngayon. So ibig sabihin yung spring gumagana na, so bumabalik na sila. Sana pag kinabit natin to, maging okay yung fan. So yun guys, naikabit ko na tong spring, naibalik ko na sa dati. Medyo nangamote lang tayong konti. Oh my god! Wow! Kaya hindi mo alam yung easiest way, talagang mahirap ibalik since may spring. So ayan, kailangan mo rin ng katulong para mas madali kabit to. So si ano? So ito na siya. Tinanggal ko muna siya dun sa pinaka-case niya, which is to. Binaklas ko siya para mas madali siyang maipasok dito. So pag nasalpak mo siya rito, nakikabit mo na yung spring, okay na. Ikot na siya oh. Tsaka yung mga brass yan oh, nakadikit na siya. Kanina yung tatlo wala, stock up. So hopefully pag kinabit natin to ay umikot. Bali para matanggal mo yung fan, kailangan mo lang tanggalin yung dalawang 10mm na tornilyo. So yan, gamit tayo ng ratchet. Tapos yun lang, dalawa lang. Tapos yung hose ng radiator saka ng reserve. Tanggalin mo na yung hose, tapos dalawang tornilyo. Pwede mo nang kalasin ang fan. Ngayon ibabalik na natin.
guys, the moment of truth. So, start natin, then check natin kung under na yung fan. So, hindi siya umikot. Kasi naka-off yung aircon. Pag sobrang init niya, dapat nag-automatic yun since okay pa naman yung thermostat, hopefully. So, check natin. Buksan ko yung aircon. Dapat sabay silang iikot. It's success! Atipid tayo ng motor. Siguro around 2 to 3,000 din yun. Kung brass lang naman yung problema, mura lang naman yung brass. So, na-DIY natin. Yun lang naging problema. Nag-stack up lang yung spring. Kaya hindi siya nag-work. So, ngayon okay na. Success tayo. Buti na lang. Hindi tayo napagastos. So, yun. Ito nga pala ay Honda City 2013 model, sa GM5. So kung GM yung sasakyan nyo, same lang naman siguro. Hindi lang ako sure sa GM6 kung same ng radiator fan, kung nabubuksan ba siya. So ayun, bago nyo papalitan, pa-check nyo muna kung kaya nyo naman DIY. So madali lang naman, medyo komplikado lang sa pagkabit ng carbon brass kasi may spring syempre. Kailangan mo lang, ang ginawa ko lang, tinalihan ko lang yung apat kasi may yung connection ng soldering wire niya, yung hinihinangan. So dun ko lang nilagyan ng tali, maninipis, so hindi na lang, kailangan talaga may katulong ka. So hindi ko na napakita sa video, nalobat kasi itong phone. So yun, hinila lang namin, sabay din, sinaksak yung pinakamotor niya. So yun, bago nyo papalitan, check nyo muna, ipacheck nyo, or kung kaya nyo, kayo na lang gumawa. So nakakatipid pa kayo. So guys, kung nakatulong sa inyo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kahit hindi nyo na i-like, share lang.